hindi ako nakatry nung first year. Kasi first year high school ako kasi parang wala yata audition. Tapos nung second year, so 14 years ako, 12 pataas na. So pasok na pasok po ako. Doon ako audition. Doon sa batch po ni Sir James Lin. Tapos, eh, nag-audition sa Davao. Nandun na po ako ng mga 8 p.m. Tapos binigay na lang yung ticket sa amin ng 12 a.m. Babalik na kami ng 7 a.m. kasi naawa mo sila amin. Tapos ngayon na nga, second batch ako sa, ano, sa pinaka nauna. Second batch, yung first batch, second batch. 10, so ika, oh, yun, 10, 10. Tapos ayun na nga, kasi si Derek Onion, Derek LMD, ano ka diya? Derek, ha? Loren. Oh, Derek Loren man niya, Derek. Ito ba si Kuya, boy? Teka lang. Oh, ito na nga. Okay, what's his your name? My name is Marion Tran. Next. Thank you. Next. Teko, ano po yun? Tanggap segundo ba? Lang o? Segundo lang. Oo po, kasi yung nagmamadali po eh. Kasi ang dami po kasi nag-audition eh. Parang, thank you, next. Parang, ano po yun? Tama po ba? Thank you, be. Okay, tapos para sa akin, hindi ako nasaktan siguro kasi noon, hindi bago pa ako. Tapos parang, audition ako ulit. Yun lang yung nasa isip ko. Dabi ko naman, 14 pa naman ako. Yung 10 hanggang 19 pa naman. Tapos ang nangyari po, 19 years old ako napasok. Tapos ayun, nasa team, sa PBB. Season 7. Ayun. Tapos nung nag-start ka sa PBB, hindi pa talaga official housemate ka eh. Parang reserve. Opo, nasa ano pa po ako, 50-50 pa ako. Parang yung celebrity housemate yung bibigyan ka ng lock. Opo, opo. So ano pa karamdam mo noon na parang, ano ba yan? Di pa ako talaga official housemate. Hindi naman po ako. Hindi ko po alam, pero siguro maraming beses po kasi ako nag-audition, hindi lang sa PBB, doon sa iba't ibang show po. The Voice. Kasi pakabalay siya, ang mukha man. Baka kasi maano ko sila sa mukha bang, Tapos hindi ko lang talaga dapat boses. Tapos ayun na nga, ito na, tapos hindi pa rin akong tanggap. Hindi ko palang hindi napasok sa utak ko na sumuko ako. Kasi siguro ang dami kong pangarap. Hindi lang yun. Kasi yung pag-audition po ng like, ABS-CBN o maging artista ka, parang imposible po, di ba? Kung titignan mo. So dahil dun, dapat may backup din na dream ka. Like, ako po kasi tatlo yung dreams ko. Kapag hindi para sa akin, meron pa naman dalawa. So hindi ako masasaktan. Ganun po kasi yung mindset ko. Kaya parang go lang ako ng go. Ano sabi ng pamilya mo na audition ka na audition, hindi ka naman nakakapasok? Yung kuya ko, tawa na tawa sa akin. Every time na hindi ako natatanggap. Bully kasi yun. Wala. Yung kuya ko, napaka-bully kasi yun. Pero nung natanggap, nung ano pala yung 10 aspirant as housemate na pipiliin kami, nakita ko yung blur, parang may mukha ko. Sabi ko, lang isa ako na pipiliin. Tapos hindi na ako naisip. Ayaw ko, hindi talaga ako nag-white na ako kasi patay ako sa mga BBB, staff kasi bawal mo daw sabihin. Tapos ayun na, nagtawag na ni kuya ko, si kuya, talaga! May ikaw tong blur? Kuna, asa yung blur? Ano yung sinipress? Sasabihin mong poor eyes? Kuna, patay! Paano mo nalaman? Sabi niya, ikaw to hindi! Ako, sabi niya, oh my God! Yung kuya kasi yung hindi nakapaniwala. Hindi nga! Di ba po yung mga kapatid natin, napaka-nakakainis. Pero sila pala yung pinaka-supportive kapag narating mo na. Kasi sila yung hindi naniniwala sa'yo makukuha mo. Pero pag nakuha mo na, ayun yung kuya ko, sobrang supportive. Hanggang ngayon. Kaya hindi sila makapaniwala. Tapos sabi ng nanay ko, hindi mo ibibigay ang passport na yan. Kuna, bakit man, ma? Tsaba ka, ano ka doon, ma? Prostitute ka doon sa Vietnam. Sabi ko, ma, hindi ka, ma! Pinibigay nga to, ma! Hindi ka to, okay nga to. Hala, tinawag na sila, mama, Ben, yung mga boss, para lang, ano yung nanay ko na maibigay mo yung passport, makalipad lang ako, mapasok na ako. Tapos ayun po, nung napili ako, hindi ko po kasi alam kung talaga papasok na po sa PBB. Tapos nandun na po sa Manila, lagi po kasi 50-50. So sinasabi sa amin lagi, hindi ibig sabihin nandito ka, tanggap ka na. Pwede ka pa rin umuwi, babalik ka. Tapos sabi ko, sige po. So hindi ako na-expect. Tapos yung biglang sinabi na, ngayon ko nalaman po na papasok, tapos bukas ako papasok. Di ba po? Ganun yan. Sa Skype yata kayo. Sa Skype kami. Tapos yung nalaman ko na papasok na, sabi ko,
parang worth it po yung mga panahon na hindi ako sumuko, hindi ako nagpadala sa mga negative na ay, hindi ko na lang, di na lang ako magtatry kasi hindi naman para sa akin yan, para rin sa mga magaganda, mga kutis, hindi yan para sa mga payat, walang laman, tsak lang. Hindi, tapos hanggang sa na-realize ko, ah, okay, para sa lahat pala talaga siya. You're destined to be a star. Ay, thank you po.